pinag-uusap ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero. Makipag-ugnayan muna sa mga shipping agents bago magtungo sa mga pantalan. Hindi pa rin kasi nahahabol ang delay sa biyahe. Kaya may mga pasahero nagpapamorningan pa rin sa Manila North Port. Nakatutok si Oscar Oida. Kahapon pa dapat ang biyahe ni na Mary Jane pa Cagayan de Oro. Pero naurong bukas, December 22. Kaya no choice na raw sila kundi matulog dito sa concourse ng Northport Terminal dito sa Maynila. Di na nga komportable, magdamag pa umanong pinapak ng lamok ang 2 taong gulang niyang anak. Pag umuwi pa kami pabalik ng ng Quezon, Fairview, malayo na kasi po si Ring. Yung gagastuhin na lang namin na pamasahe, ikain na lang namin dito. Tulad nila, ang iba pang di na umuwi at dito na hinintay ang schedule ng biyahe. Maraming inaaliw ang sarili gamit ang cellphone. Buti na lang at may libreng charging station. Sabi ng Philippine Ports Authority o PPA, karaniwan na raw ang nauurong ng mga biyahe. Dahil po una, yung hindi natin inaasahan na sama ng panahon at yung pabago-bago ng panahon. Pangalawa naman po, may prerogative din po ang shipping lines na mag-cancel ng kanilang mga trip kapag over capacity na yung isang barko. Pakiusap nila sa mga babiyahe, makipag-ugnayan muna sa shipping agents bago magtungo ng pantalan na inaasahang dadagsain ng mahigit 5 milyong pasahero ngayong Kapaskuhan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.